Ito na guys yung Molly na nabili ko sa pet shop. Climate muna natin dito. Mga 30 minutes. Yan na sila guys, dalawa. Nalipat ko na sila dito sa quarantine tank. Ang mga breeding ko guys, nagdi-daily water change sila ako para maiwasan ang ammonia build up. Kapag ang ammonia kasi nag-spike up sa breeding tank, mayroong tendency na magkasakit ang mga isda dito sa breeding tank. Yung mga dumi-dumi nila guys, yan yung mga tinatanggal ko. Kasi yan din ang cause na mag-build up ang ammonia sa tubig. So kapag nag-build up kasi ang ammonia sa tubig, pwede magkasakit yung mga isda. So yan, tinatanggal ko yan. Daily talaga yan. Yan. So, para malinis talaga yung tank bago ako magpakain sa kanila. At isang reason kung bakit kinakailangan talaga mag-water change daily para ma-trigger yung kanilang breeding behavior. Itong discos, gusto nila mag-breed kapag daily water change. Yan, mas madali sila mag-breed itong mga discos ko. Same din dito sa blue polar. Yan, itong blue polar, mag-breed yan sila 2 to 3 weeks kapag nag-daily water change tayo. So, same din dito sa angelfish. So, itong angelfish guys, matrigger yung spawning behavior nila, okay, breeding behavior nila kapag lagi tayo nagwa-water change. So ito na guys yung aking Molly, kin-transfer ko na dito sila sa quarantine tank. Ito ngayon pwede na natin ito tatanggalin yung cover kasi naka-overnight na sila. Tanggalin na natin ito, hindi na yan sila magtalon palabas dito sa quarantine tank. Pwede na natin guys pakainin yung Molly. Yan. So ito lang guys ang pinapakain ko. Yan, powder fish food. So ito lang ang nakapakain ko sa guppy, mullies, no? Sa mga koridora ko same din, ito lang din. Yan. So powder fish food to sa guys, no? Granules. So maganda to pakain sa mga live bearers. So, ito na yung mullies, dalawang females. Ayun, kainin natin sila, feed natin sila. So, same din dito, kainin din natin. Yan. So, ito guys, sanay na talaga to sa fish food na pinapakain ko. While itong dalawa, medyo nahihiya pa. Yan, no? Medyo nanibago pa sila. Pero kapag nasanay na yan sa powder fish food na pinapakain ko, pagka in-feed mo yan sila, yan, kakain na rin yan kagad. Ang feeding ko nito guys sa mga isda is 2 to 3 times a day. Yan, so kung sa umaga, yan, nag-feed ako. Isang pinch lang ganyan. Sa tanghali, kung maka-uwi ako, yan, isang pinch lang binibigay ko sa kanila. And sa hapon, mga 5 or 6 p.m. yan, pinapakain ko sila nitong granules na fish food. Dito sa tank na to, may mga molly, yan, and mayroon din akong mga guppies. Ayan, maliliit pa ng mga guppies. So, ngayon, kainin sila natin. Yan, o. Yan lang, nag-anong, ano, yung powder fish food sa taas. Yan, floating. Ayan, gustong-gusto ng mga isda kainin yung powder fish food na pinakain ko sa kanila. And so, ubusin talaga nila yan. Mayroon din ako dito dalawang klaseng fish food. So, ito, tawag nila PO1. Ayan. Maliliit siya na granules. Ito yung pinapakain ko sa mga maliliit din. No? Sa guppy, molly, ito rin yung pinapakain ko. Pag maubos na yung aking powder fish food. Na ito, maubos na. Ito na yung pinapakain ko. And ito naman ay PO3. Ayan. So ito rin pinapakain ko sa mga malalaki na grow out. Tsaka mga breeder ko. Ito na.
May isa ding classic guys no na ganito din, PO4, mas malaki-laki nito. Yun ang mas maganda din yun, pakain sa mga breeder na mga isda. Para hindi kayo mahirapan magpakain sa inyong mga isda, okay, so kung anong available na fish food nandyan sa inyo, yun lang gagamitin nyo. Huwag na kayo maghanap ng walang hindi available dyan sa inyo. So any kind of powder fish food, granules, okay, PO1, PO2, PO3, or yung mga branded na fish food na available sa inyo, yan, pwede yan pakain sa inyong mga isda. Ito guys, mga grow out ko ng angelfish ka mga discus. Ngayon, pakainin natin sila ng PO3. So, gusto ko ito sila pakainin guys. Yan, kakain yan sila. Yan. So, itong PO3 guys, sinking pellet siya. Yan, pag na-sink na yan siya, yan sila sa babaong yan. So, kakainin na yan nila. So, nasanay na yan sila guys sa PO3. So, ito na guys, yung sunod natin i-breed. Ito yung blue polar. Yan, so, maganda to guys, no, yung blue polar. Kasi, pwede lang siya sa maliit na tank. Okay, pwede siya sa 5 gallon or 10 gallon na tank. So, mabilis na ito magdami itong mga blue polar. Dito guys, sa tank na to, ito na yung mga anak ng blue polar. Ayan, dami. So, ito yung first batch. Ayan, mga nasa 1 week old na to. And ito naman yung second batch. Ayan, ito yung second batch. Nasa 3 days old pa lang to. Ayan. So, mabilis lang yan sila maglaki guys. And madali lang alagaan, madali lang palakihin yung mga blue polar. Sana nagustuhan nyo ang video na to at makatulong sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.